So guys, we're now on our fifth fundamental principle, which is the third law of Newton's third law of motion, which is the equal and opposite reaction. So this law of motion, it states that in every action has its equal and every action has its equal and opposite reaction. So, ano nga ba yung ibig sabihin neto? To break down the thing, to dissect this one. Charot, dissect ba? Dito bayo. Anyway, ang ibig sabihin niya na when kapag ang mga object ay nag-interact, the forces they impart is same magnitude, but in opposite directions. So, same magnitude but opposite direction. So, same yung magnitude nila, pero opposite yung direction. Nagigets siya ba? Yun. So, basta, forces, take note lang din na forces always come in pairs. Since a force is an interaction, thus, there can never be a single isolated force. So, ano nga ba ibig sabihin ng force come in pairs? So, let's say for instance, merong chair dito. Yan. May taong nakaupo. So, ano nga ba yung force na nag-i-interact dito? Since sinabi ko naman kanina, earlier na force comes in pairs. So, walang single isolated force. So, ano nga ba? So, meron tayong force pababa at meron din tayong force pataas. Force pataas. Yeah. Pag-anon. And force paano. So, ano nga ba yung force pababa? So, ang F natin dito is yung gravity natin. While yung force natin dito is that yung normal force. Right? So, gravity. Gravitational force and normal force. So, these two forces, F grav, must be equal. So, it has to be the F grav is equal to F normal. Para yung object natin magsistay siya dito. Kasi kung hindi yan equal, yung dalawang forces na yan, kung let's say for instance, malaki yung gravitational force natin, yung tendency, syempre bababa yan. Kasi hindi na to equilibrium eh. Kung F normal natin, mas kaysa sa gravity natin, wow, pag-anon yung pag-upo natin. Diba? So, that's basically Newton's... And so on. Wait. So, guys, medyo confusing siya. I mean, like, nung ako first time din na-encounter ito, matagal na, medyo na-confused din ako. Kasi like, yung sinabi niya na forces comes in pairs, pero has equal magnitude but opposite in direction lang. Hindi mo ba naisip na kung same yung magnitude nila pero opposite lang yung direction and these and forces always come in pairs, edi walang kapasidad yung object na mag-move, diba? I mean, like, medyo confusing siya. And yun, to answer that question, wait mo, nasan yung kodigo ko kasi sinulat ko siya eh. Ito yun, like, when assessing the motion of the object, we only consider the forces acting upon that object and not the forces that it applies to another object. Wait, babasahin ko ulit ah. We only consider, when assessing the motion of the object, we only consider the forces acting upon the object and not the forces that it applies to the other object. So, magbigay na lang tayo ng example, guys. Let us say for instance. So let us say for instance, guys, nasa dagat Pasipiko ka or dagat Atlantiko, whatsoever. So
ikaw ay nasa bangka, so magsasagwan ka. So yung pasagwan mo, padito ka. Padito yung sagwan mo. Paano ba ito i-draw? Padito yung sagwan mo, okay? So, syempre, yung force dito, mag-exert ka dito. Pero saan ka ba? Saan ba yung direction mo? So, yung direction mo, papunta din dito. Nagigets nyo? Another example, could be, nasa space ka. Tapos, may hawak ang bola. Kapag yung bola, tinapon mo dito, mag-recreate yan ng reaction force na same pero opposite. And that is why, kung nasa space ka, kapag hinagis mo yung bola, ay kapag itinapon mo siya pa ganun, may tendency. Kapag itinapon mo, aatras ka rin talaga. Diba? Pero, yung speed ng bola pa dito, tsaka yung speed mo pa dito, hindi sila the same. Speed velocity. Kasi, hindi same yung bigat nyo. Unless same na lang yung bigat nyo. So, magbibigay tayo ngayon ng like, example na sample problem na meron siyang ano, na meron siyang numbers para mas makikita nyo. So, let's say for instance, 54 Newton. Yung force na in-apply mo kay A. Mass A. Si mass A, may ang bigat niya 6 kilograms. So, ilan ang gano ba kalaking force ang i-apply mo kay mass B na meron siyang 9 kilograms? So, hahanapin natin dito. So, as what I have said kanina, na same magnitude but opposite direction. So, alam natin na si mass A meron siyang force na 54 Newton. So, since same magnitude, this as well must have 54 Newtons but in opposite direction. So, lalagyan natin siya ng negative sign. So, ngayon, hahanapin natin yung acceleration na may experience ng dalawang body na to after colliding to each other. So, we all know na this is force and this is mass. And also, this one is force, this is mass. So, F is equal to ma, right? So, hanapin nyo natin yung axel. Parang na to. Force is equal to ma. And now, hahanapin natin yung acceleration niya. So, A would, is now equal to force over mass. Wherein, dito sa number 1, 54 over 6. And dito naman sa number 1, sa A. And dito naman sa B, A is equal to F over M, where F is equal to negative 4, and yung mass niya, 9 kilograms. So, ang makukuha nating answer is that 9 meter per second squared and dito 4. But parang may mali. And dito negative 54 divided by 9 kilogram would be equal to 6 meter per second squared. So, sana malinaw sa inyo yung mga examples tsaka yung pag-explain ko about Newton's third law of motion, which is and every actor is equal opposite reaction. So, next vid natin yung pang-anim na six fundamental principle, which is Newton's law of gravitation. So it is also known as law of universal gravitation. Sa next video natin siya. So thank you guys.